Welcome guys. Good morning, good afternoon, or good evening. Saan man kayo naroroon at maraming salamat sa mga manonood nating mga OFW, mga bayani ng bahay, mga bayani ng bayan. Saludo kami sa inyo. Ito po, ang aking pagkikwentuhan natin ngayon ay regarding sa criminalistic dito. Part ng criminalistic or ng criminal law ay ang self-defense. Okay? Ang self-defense po ay napakaraming tinatawag natin maraming klase. Ngayon, ang babanggitin ko lamang ay ilan lamang to sa mga applicable sa ating pang-araw-araw na ma-encounter o maaari nating ma-encounter. Diba? Ngayon, isasummary ko na muna ang lahat bago natin himayin. Ang keyword ng mga ito ay ang if there is an imminent danger or Tagalogin ko na lang, medyo mahirap sa English eh. Panganib, nakaambang panganib sa iyo, sarili mo or sa relatives mo, kadugo mo, or sa stranger na hindi mo naman kaano-ano, or sa property. Yun po ang mga common na pumapasok yung defense. Okay? Unahin natin yung sa sarili natin, sa sarili mo. Pag may nakaambang panganib sa sarili mo at pinagtanggol mo yung sarili mo, ang tawag doon ay self-defense. Self, sarili. Ngayon, kung ang relate mo, may nakaambang panganib, pinagtanggol mo ngayon, ang tawag doon ay defense of relatives. Yun na. Pag yung pinagtanggol mo naman ay hindi mo ka ano-ano, ang tawag doon ay, no, strangers. Defense of strangers. Pag property naman na pinagtanggol mo, defense of property. Meron pong ganun. Ngayon, example, isa kang ordinary citizen o isang ang common is manunggard. Yan ang medyo madalas may encounter. Diba? Meron pamasok sa AOR mo, Area of Responsibilities, na confirm. Sabi natin confirm na magnanakaw. Nakita mo eh. Nakikita mong magnanakaw. Ngayon, ang nilapitan mo ay nakita ka ngayon, tumakbo. Siyempre, hahabulin mo ngayon. Daladan mo yung buga-buga mong tika-tika yung shotgun. Nung naghabulan ngayon, tumalon siya sa bakod, tatalon. Akit ngayon. Medyo mataas yung bakod, nabala siya. At medyo nalapitan mo ng konti. At binugahan mo, boom! Diba? Tinamaan ngayon sa puwet. Defense of self-defense ba yun? O papasok ba yun sa property? Self-defense of property? Do you think meron ba yung imminent danger sa sarili mo o sa property mo? Na-consummated niya ba yung self-defense na elemento? Ay, wala po. Hindi po papasok yun sa self-defense. Kasi po, wala namang imminent danger sa sarili mo kasi tumatakbo na nga. Diba? Eh, hindi mo nga alam kung meron dalang baril eh. Kung balay mo, tubo o kung ano man. Ang kaso mo, ikaw ang makasuhan doon na prostrated homicide, maaari. With, depende sa sinapir niya ng tama. Kung iyon ay na-hospital at malaki ang gastos, umabot ng, sabihin na natin maliit lang, 100,000. Diba? So, papataw sa iyo yun. Iaariglo sa iyo yun, makulong ka pa o. Pag hindi ka nakakulong, piyansa ka o kaya iaarigluhin mo. So, ikaw nga magbayad ng ngayon, 100,000. Imbis na. Diba? So, ngayon, isipin natin maigi yung gagawin natin. Medyo mahirap talaga yung boundaries nitong self-defense. Kumbaga sa ano, kailangan advance lang, matalas. At masterin nyo itong self-defense. Dapat meron kayong mga naiisip ng advance na scenario na what if, what if, what if. So, kasi yung mga
tulad natin na makikinig lang tayo sa mga diaryo na nanlaban yung suspect patay. So, medyo mahirap. Ngayon, nanlaban. Balitaan natin. Isang suspect nanlaban kasi may baril. Nung inimbestigan ngayon, nag-complain yung kaanak, bakit may baril yan? Ngayon, saan nakapwesto yung baril? Sa kanan, hawak-hawak. Sinabi naman ng relatives noong suspect, oh, bakit kanan yan? E kalawete pala yung suspect. Bololyaso. Pero this is, party lang nila yan, lulusot sila kasi yung investigation is pabor na pabor talaga. So, sa ating mga ordinary citizen, medyo mahirap kasi pag naging neutral yung investigator, tinignan talaga lahat. So, tagilid tayo. Kaya, ang katuloy pagkakataon, advance talaga yung pag-iisip natin sa mga self-defense para hindi tayo kayo makakasuhan. Okay? So, kung wala ka pang YouTube channel, huwag gumawa ka na ng YouTube channel, pwede lang cellphone mo. I-dig stop sight mo lang yan. Ngayon, marami dyan mga tutorial sa YouTube kung paano mag-dig stop sight. Tinan nyo na lang. Maraming salamat sa panunood nyo. Sana abangan nyo ang ating sunod na video. Ako pala ang inyong criminalistic dito sa YouTube. Please subscribe and i-click mo yung bell para manutip aking chineshare kasi ang purpose ko nito ay makatulong talaga sa mga ordinary citizen na katulad mo na hindi masyado malamang alam ko marami kang alam pero pagdating sa criminal law ako yung may alam. Okay, thank you for watching and see you again next video.